Magandang araw mga tol, may balita na naman po kay Tank Davis. Lumabas siya na naka-wheelchair sa Super Bowl na nangyari noong Sunday. Ayon nga po sa report, Jermonta Davis needed a wheelchair to get around at the Super Bowl on Sunday after recently suffering an ankle injury. So dahil nga daw po sa ankle injury, kaya sinakay siya sa wheelchair. Sinabi ni Davis sa TMZ Sports, hindi naman daw malala yung injury niya, so gagaling daw sa lalong madaling panahon. Siyempre, hindi rin nagpauli si Ryan Garcia sa balitang yan dahil sinabi niya mismo sa Twitter, "Stay focused champ, we got the fight coming up." So medyo mabait dito si Ryan Garcia dahil sabi niya, "Stay focused champ," tinawag niya na champion si Tank Davis. So malit lang na injury itong nangyari kay Tank Davis mga tol, baka sabihin na naman na nagpapalusot si Davis para hindi matuloy yung laban kay Ryan Garcia. So ankle injury lang naman yung nangyari. So asahan pa rin natin mga idol na sana matuloy yung laban na yan sa April. Dahil yan ang isang laban na inaabangan po natin sa lightweight division. Ang isa pang gusto kong makita maglaban si Lomachenko versus Tank Davis. Sana may kasayan ang promoter dahil napakagandang laban. Sino sa tingin nyo ang mananalo dyan mga tol? Davis versus Lomachenko kung sakaling maglaban. Sa ibang banda naman, Nonito The Flash Donaire nagbigay po siya ng advice kung paano talunin si Tank Davis at kung paano manalo si Ryan Garcia. Sabi nga ni Donaire mga tol, kung magtaya daw siya at magsugal siya, syempre dun na siya sa dehado. Sabi nga po ni Donaire sa fighttype.com, kailangan daw gamitin ni Ryan Garcia yung reach advantage. Jaban niya ng jaban itong si Tank Davis, huwag daw siya magpalapit. Hindi daw hayaan ni Ryan Garcia na makalapit ng kahit kaunti itong si Tank Davis. Kaya hanggat maaari gamitin ni Ryan Garcia yung reach advantage niya, kailangan sa labas lang. Ibig sabihin ni outbox niya si Davis, counter din banata niya ng mga malalakas. Pero sabi naman ni Donaire mga tol, gagawin daw lahat ni Tank Davis para pasukin itong si Ryan Garcia. Baka gawin daw ni Davis dyan, i-block yung mga suntok ni Ryan Garcia sabay pasok sa loob. Siyempre matalino kasi galawan ni Tank Davis. Alam din niya kung paano pasukin si Ryan Garcia. So medyo mas mahirap yung gagawin ni Tank Davis dahil kailangan niya pasukin yung mabibilis na jab at mabibilis na hook ni Ryan Garcia. Kailangan ni Tank Davis dyan ng mabilis na head movement at mabilis na footwork. Hindi rin kasi basta yung mga binibitawan ni Ryan Garcia dahil malaman. So kaabang-abang talaga yung laban na yan mga tol, sana matuloy na ngayong April. Sa ibang banda naman, Mark Magsayo, sinabi niya sa interview, aminado na hindi magiging madali ang laban niya kay Brandon Figueroa. Inamin mismo ni Magsayo mga tol na mag-focus sa training at 100% ang kondisyon. Inaasahan agad ni Magsayo na pukpukan ang laban niya kay Brandon Figueroa. Agresibo kasi si Figueroa, talagang bagay sa estilo ni Magsayo. Kung manalo naman si Magsayo dito, napakagandang comeback fight sa kanya dahil hindi pipitsugin itong si Figueroa. WBC interim yung paglalabanan ngayon at kung sino ang panalo, magiging mandatory agad ni Ray Vargas na WBC champion. Kaya abangan po natin yan mga tol. Hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon, maraming salamat po.